Good morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po ay muling mag-aaral, isalita ng Panginoon sa mga ito. Na pagbibigay ko ang papuri sa ating Panginoon Diyos. Ayan po, mga ating po nga pag-aaral po ay natatagpuan sa awit chapter 39 or Psalm chapter 39. Ayan po ang ating po nga teksto sa umaga ito po. At ang ating pinamagatan po namin po ay, my hope is in you. Pero my hope is built on nothing less. Ayan, napakan alam po niyo yung kantang yan. So, sa umaga nito po, mga kapatid, marami po ba kayong inaasahan? Ayan po. Saan kaya nakatuon ng ating mga pag-asa? Okay, so bago po tayo magsimula, samahan niyo po ang manalangin. Let us all pray. Almighty God in heaven, Lord, thank you so much again for this wonderful morning you gave us in our life. Thank you so much, God, sa pagkakataong ito na kami po mga kapatid ay pinagsama-sama mo, pinagpulong mo, Panginoon, upang kami po ay sama-sama umawit, magpuri at mag-aral ng iyong salita, magpalakasan. Salamat po ng marami, higit sa lahat sa aming tagapagligtas at Panginoong Yesus. Kaya dalangin namin ngayon sa banal na Espiritu na kami po ay pangunahan, tulungan o nawaan ng salita ito. Salamat po muli, Ama. Ito ang dalangin namin at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, my hope is in you. Ayan. So, I said I will guard my ways lest I sin with my tongue. Psalm 39 verse 1 to 13. I will restrain my mouth with a muzzle. While the wicked are before me, I was mute with silence. I held my peace even from good, and my sorrow was filled up. My heart was hot within me. While I was musing, the fire burned. Then I spoke in my tongue, Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days, that I may know how frail I am. Indeed, you have made my days as 100, and my age is as nothing before you. Certainly, every man at his best state is but vapor. Surely, every man walks about like a shadow. Surely, they busy themselves in vain. He heaps up riches and does not know who will gather them. Yan po sinag-awit po ni David. Po. Verse 7, and now, Lord, what do I wait for? My hope is in you. Ganda ng verse 7. Deliver me from all my transgression. Do not make me the reproach of the foolish. I was mute. I did not open my mouth because it was you who did it. Remove your plague from me. I am consumed by the blow of your hand. When with rebukes, you correct man for iniquity. You make his beauty melt away like a moth. Surely every man is vapor. Hear my prayer, O Lord, and give ear to my cry. Do not be silent at my tears, for I am a stranger with you. As a journey, as all my fathers were, remove your gaze from me, that I may regain strength before I go away and am no more. Kung unawain natin, napakaganda sinasabi. Sabi na ano po, ang kanya po nga pagtingin sa buhay. At sabi nga niya, dito niya pagbabago. Kasi po, ang abig nito po, sabi ito, when it comes down to it, no? Psalm 39 is a lament psalm. Yung lament, ibig sabihin, palagboy sa Tagalog. Yung dakilang pagsisisi. Yung po, yung pong, ano bang mga bagay na nagawa niya sa mundong ito, pinagsisisiyan po, yung David. Sabi doon, David's going to explain some reality that discourages him from speaking truthfully about his problem. But then, we're going to see him overcoming that as he considers how temporary life is truly. Tingin po, kung gano'n talaga, ibang temporary lang ang buhay natin. From there, he eventually launches into his lament, in which he reflects on how his sin has resulted in unpleasant circumstances in his life. Pinakita ni David dito sa awit nito na ating tatalakayin ngayon, the solid rock. Aawit po tayo mga kapatid ha, samahan niyo po pag-awit na nandito po. My hope is built on nothing less. Ayan, the solid rock. Tantahan po natin ha, bago tayo mag-aral. My hope is built on nothing less than
Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest spring, but fully lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils its lovely face, I rest on its unchanging grace. In every high and stormy gate, my anchor holds within the bay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. David is inviting us to consider our ways and the ways we live every day. So, mga ganito po, nais po ng Diyos. Tingnan po natin ang ating pong mga lakad, mga ginagawa sa buhay. Araw-araw na ginagawa natin. So, ano ba yung mga araw-araw na ginagawa natin? Na po, Linggo, napaka-espesyal na ba na araw para sa ating lahat? Tayo pong mananampalataya. Tanong-tanong po, espesyal na ba ang Linggo sa atin? Yeah. Ah, okay. So, this resolution of the psalmist to take it to his way is a note of reminder to us. Let him that thinks he can't take it as poor. Sinabi ni Pablo sa atin, no? Huwag mo isipin na kala mo natatak ka, huwag mo isipin na hindi ka babagsak. No po, baka ikaw bumagsak din. 1 Corinthians chapter 10, verse 12, ito nga po sinabi. Mark those things which like David, we should give special attention. Markan daw natin yung mga sinasabi ni David, na bigyan natin ng atensyon na naaakira sa buhay natin at nakakaginhawa sa buhay at nakakaluhalhati sa Panginoon Diyos. Ayan. Tingnan natin. I will take it to pagtitingnan ko, pagmamahalan ko, ang aking mga ginagawa, my ways. I said, I will guard my ways, lest I sin with my tongue. I will refrain by my mouth, with a muscle, while the wicked are before me. So, sabi ko dito, parang kukontrolin niya ang kanyang pananalita. Mga bagay ito pa kayo sa mga pagsabi ng kasamaan. So, kung titingnan natin, susuriin kong mabuti ang aking motibo, habits at manner. So, ito yung sa buhay ng Kristiyano, hindi natin nasasuri. Ano ba yung motibo ko? Ano ba yung mga habit na ginagawa ko? Ano yung mga manner na nakakasira, nakaabot sa akin? So, kung titignan natin, sabi ng 2 Corinthians 13:5, examine yourself. Saliksikin mo kayong mga sarili kung ikaw ay nasa pananampalataya. Sabi doon, test yourself. Subukin mo yung sarili. Do you not know? Sabi niya, do you not know yourself that Jesus Christ is in you? Ito po, ang ganda ng question. Hindi nyo ba nakita? Hindi nyo ba naisip? Hindi nyo ba nalalaman na si Kristo ay nakasama ninyo? Inasabi doon, unless, hindi, you are disqualified, hindi ka makasama. O, titin natin. Hindi ko iisipin na ito ay matuwid dahil ito ang ginagawa ko. Ito yung madalas eh. Yan nangyayari sa Kristo ng mga tao, sa mga Kristiyano. Akala natin tama na yung ginagawa natin. No? Akala natin matuwid na yung ginagawa natin. Ang sinasabi doon. Kung hindi natin dapat isipin na, okay na to. Dapat po, isipin natin mga bagay na, ano ba yung gusto ng Panginoon Diyos? Sinasabi. So, huwag natin isipin na, matuwid na tayo. Huwag natin isipin na, okay na sa pananampalataya. Huwag natin isipin na, ligtas na ako. Yung mga ganung bagay na sinasabi. Di ba sabi, there is a way that seems right to a man, but in the end, dito dahil, akala mo tama. Yung mga bagay na ganun. No, there is a, sinabi, Proverbs 14:12. No? And then, sa saliksikin ko, kung ito ay naayon sa salita ng Diyos at sa kanyang kagustuhan. So, dapat po tingnan natin dati, bawat gawin natin, bawat kilos natin. Ito ba ay gusto ng Panginoon? Ito ba ay tama sa Panginoon? Ito ba ay mga kapagbigay na nawala natin kay God? Ito ba ay ayon sa salita ng Panginoon Diyos na sinasabi doon? Teach me your way. Isang panalangin ni David sa awit 27, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, o Panginoon. Pangunahan mo ako, sabi niya sa patinig mo buti ha, and lead me in a smooth path because of my enemies. So we have a lot of enemies in this world. Ano yung mga araban natin? Ang kamunduhan. Ang diablo. Lahat na nandito, kalaban natin. Kaya sinasabi, turuan mo ako.
are we alam to be allow ourselves that God will teach us? Hinayaan ba natin na turuan tayo ng Panginoon Diyos? So hayaan natin na turuan tayo ng Diyos. Tanggapin natin kung may mali tayo, kung tayo napagsabihan, tanggapin natin ang mga kamalian na ito na binabanggit. Kasi ang kanyang salita, ang kanyang mga binibig ka sa Biblia, ito ay liwanag sa ating mga paanan. Bakit liwanag sa paanan? Sa daanan natin, madilim. Madilim ang mundo eh. Madilim ang mundo. Ano ibig sabihin? Makasalanan ang mundo. Madilim ang mundo, binit ng ilaw. Ang ilaw na ito. At ang mga Kristiyano, dapat tayo nagiging ilaw ng mundong ito. Yun ang sinabi ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya kung tingin na natin po, kailangan din natin makontrol ang ating mga pananalita. Sabi kanina sa Awit 13, ayan na po, pasahin ko sa Tagalog ulit. Po, para ito natin. Awit chapter 139 pala. No? Sinabi doon. So kung titingnan natin, pati minsan sa pananalita natin, akala natin tama yung pananalita, mga natinuturo sa Biblia, akala ng mga preacher, tama lagi. So dapat iisipin yung mga bagay na gano'n. So kung titingnan natin, ano po, maruto tayong mag-control ng ating mga dila. Sa James, no, alalim sa libro ni Santiago, sabi niya, bihira daw makapagpaamo ng kanyang dila. Sabi ng maliit na parte ng katawan, pero kuminsan ito daw nagiging sanhi ng mga bagay-bagay. Ano ba sinabi doon? Nabinanggit doon. Ang sabi ko sa sarili, sa gawa'y mag-ingat at hindi ko hayaan. Ang dila ko ay madulas. Tinan niyo po, ang hindi daw niya hayaan ang dila niya. Sabi ni David, hindi ko hayaan. No? Upang hindi magkasala, ako'y di magsasalita habang nakapalibot silang mga masasama. Tinan niyo po mabuti sa Tagalog, ha? Nakapalibot silang masasama. Ano sinabi doon? I said, sabi ko, I will guard my ways. So, minsan, kasobra natin busy sa mundong ito, kasobra mga palipot na sa mundo, kasobra natin pag-indal sa mundong ito, na pag-indwell sa mundong ito, yun yung natin nababantayin yung mga nilalakad na natin eh. How many times we learn? Bawal ganito, huwag natin gawin yan, huwag natin ganito, huwag susubukin yan. Ang dami beses na natin narinig, maraming bawal eh. How many warning that God gave to us? There's a lot of warning. No po? Tutitin na natin, pero we ignore it. Kaya sabi doon, pantayan daw natin ating mga dinalakad o mga ginagawa. Sabi doon, I will keep my mouth with a bridle or muscle while the wicked is before me. God is often judged by the ways and mouth of His people. Therefore, there is need of time for the muscle. So, kasi huwagan tayo ng Panginoon eh. Sa salita, sa isip, at sa gawa natin. Andiyan dyan po ang pag-gusto ng Panginoon. Kaya sinasabi ng David, kukontrolin ko ang aking dila. So napakahalaga po eh, na kasi kumisyan, ang dila ginagamit natin sa pagpuri kay God. Pero ginagamit din natin ang dila sa pagmumura, sa pag-curse, di ba? Sa pagsasalita, sa pag-i-dismiss. Bakit natin ginagamit? So dapat po na matuto tayo mag-control ng mga bagay na yan. Kasi nga po, nasa kadiliman tayo. Po, for the name of God is blasphemed, din niyo po. No? Among the Gentiles because of you, as it is written. In Romans chapter 2, verse 24. Noong nababaliwala o na, nababastos ang pangalan ng Panginoon Diyos. Di po ba? So kung naalala niyo yung Wednesday Bible study na tinuro natin, di ba? Yung ano yung mga pinapost sa Facebook. Kuminsan kasi nagpapost tayo sa Facebook, pero nagsasalita na po tayo doon. Kaya dapat po, we need to control, we need to think about the way that we are doing, ano yung mga dapat natin ipakita sa tao, sa taong bayan bilang tayo ay mga Kristiyano. Mga ganung bagay. No? The man that opens not in word is a perfect man. Sabi ito sa James chapter 3 verse 2. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man. Able also in building the whole body. Sa James chapter 3 verse 2, sinabi ko nga sa dila. Walk in wisdom toward them that are without. Lumakad doon tayo na may karunungan sa mga tao, walang karunungan. Ano ibig sabihin ito? Hindi ko sinasabi natin bobo. Yung mga walang alam sa Biblia. So ibig sabihin, Kristiyano ka na eh. May alam ka na sa Biblia eh. So dapat paglakad ng asamang barkada mo, dapat nakikita nila ang may alam sa Biblia ito. Ibig sabihin ito, ipinamumuhay mo yung mga salita ng Panginoon Diyos. So dapat sa barkada mo, na ito, nakikita na ikaw Kristiyano. Stand out ka bilang Kristiyano kasi ikaw yung ilaw eh. You are the light of this world. Eh, dapat kada mo madilim. So, sino magbibigay ng liwanag kung mawawala din ang ilaw mo? At kung titinan mo dito, di ba? Kung wala, kung para bang lalakad ka rin na parang mangmang, wala kang alam sa Biblia, eh, narinig mo na ang Biblia. Di ba? As I have told you, we read a lot of words.
How many years you become a Christian? Dami na. Ilang taon ka na din sa pagiging Kristiyano. Narami ka salita na narinig. Pero as in, parang mangmangpare tayo sa pagiging. Sabi ni ng Panginoon, lumakad ka lang may karunungan. Doon sa mga walang karunungan. So share. Share mo ang word of God. Share the word of God sa mga barkada mo. Yung binabanggit. Kasi sinasabi niya, no? Do not incline my heart to any evil thing. O huwag mo hayaan na ang puso ko ay maiayog doon sa mga masamang bagay. Tinan niyo po. Diba? So, kuminsan kasi yung puso natin, we cannot control our puso. Pag sinasabi yung puso po, yung kung pagkatao mo. Pag sinasabi yung puso, yung pagkaisip mo. So, kunitinan noon, kasi sinasabi doon, to practice wicked work with men who work iniquity. Yung mga tao gumagawa ng kasalanan. Diba? Kaya po sinasabi ni David. So, pinapalit ni David sa amin, chapter 39, kung paano siya nagkasala, kung paano siya napalibutan ng kanyang kaaway, kung paano siya nakiayon sa mga kasalanan ng mundo. So, pinakta ni David kaya parang tinuturuan tayo sa umagang ito. Sabi, and do not let me eat of their delicacies. Na huwag mong hayaan na kainin ko ang kanilang mga at mga dessert. Yung kanilang mga bagay na sinasabi yung mga matatanis sa kanilang buhay. Yung matatanis na kasalanan. Huwag mong hayaan. Natikman ko yung kasalanan ginagawa nila. Yun po, na binabanggit. Kaya sabi na lang, yung puso, ayan. So, ano may puso? Ang aking puso ay mainit sa loob ko. Habang ako'y nagbubulay-bulay, nag-alap ang ako. Nang magkagayoy ng salita ako ng aking bida. Hindi po. Hindi kong yung word of God nag-aalat sa buhay natin. Salisain natin. Magsalita yung dila mo about the word of God. Magsalita yung dila mo about Jesus. No? Sa ating Panginoong Jesus. No? Kasi nag-aalat eh. Kung sabi niya, ang aking puso ay mainit sa loob ko. Habang ako'y nagbubulay-bulay, nag-alab ang ako'y pag-alabi natin. Habang narinig natin yung salita ng Panginoon, dapat nag-alab ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Yung po, kaya sabi niya, my heart was hot within me. Yung po, blessed are the hot in heart. Sabi doon, where the holy fire burns. Ayan. Yung po, nag-alab ba ang salita ng sa puso ninyo, mga kapatid? Naglalagab na ba ang init? Ang init na panahon, ano po? Ang init nga sa lugar kong ngayon dito eh. Diba? So, kung titignan natin, kahapon, sobrang init. Yun po. Pero sobrang init din ang mga babae, no? Ladies Bible class nila. Yung sarap nung kanilang Bible study kahapon. No? Nagsalita sila ng may, ano? Fill my cup. Sabi ng title nila. Yun po. Yan. No? So, let us always fill our cup na mainit. No? Punuin mo yung tasa mo ng mainit na pagmamahal ng salita ng Panginoon. At pag umapoyan yung init na, hayaan mo mapasok yung ibang tao. Nang init ng salita ng Diyos, nang sila ay mapasok, ma-realize, aray ko, masakit. Ma-realize nila ang kanilang mga mali. Ano niya po? See? Yan yung binabanggit doon. Kaya sabi niya, while they ponder on the things as God, of God, their tongue shall speak of His praise. See? Nang pupuri niya ng Panginoon sa kanyang pananalita. Di ba? Tayo mga pati, pinupuri ba natin ng Panginoon? Parang wala akong narinig. Amen! Ayun! May narinig ako. Pambigano. Di ba? O, oh, parang tayo pinapuri. Nagano'n tayo dati. Yan yan, dapat pag nag-alab, mainit. Di ba pag nainit ka, yung ba't yung t-shirt mo? Ang init! See? So yun yung sinasabi ng Panginoon. Mag-iinit ka dapat. Mainit ka sa paglaganap ng Panginoon. Mainit ka sa pagtulong ng tao. Mainit ka sa paggawa ng kabutihan. Kapagkat yun ang kaloob ng Panginoon sa atin eh. To do good. That is the will of God to every Christian today. Ano po? Na binabanggit. Kaya sabi niya, but this word was in my heart like a burning fire shut up in my bones. I was weary of holding it back and I could not. Ano po? Napagod na ako ng mga kanilita ng pero hindi ako nagpagpagod. Hindi ako nagnayaan magpagod ako. Sabi ni Jeremiah, sige lang, tuloy ako. Walang kapaguran kapag tayo ay nagsasalita ng salita ng Panginoon Diyos. Yan niyo po, dapat tayo mga alalakihan dito, no? Ay mga alalakihan, ha? Huwag kayo mapagod. Yan niyo po, naisip mo, gusto ko rin magpahayag ng salita ng Diyos, gusto ko mag-preach. Diba? Dapat lahat tayo ganun, mga alalakihan dito. Gusto ko mag-preach. Gusto ko mag-song lead. Diba? Kapag gusto ko mag-song lead, maaga ako pupunta doon, baka wala yung song leader namin, eh. Mga ganun bagay mga alalakihan dito. Diba? Katulad ka, wala na naman para si Brad, ha? Dito kayo mag-song lead. Yun, ako na lang. Yun yung nag-iimit. No, dapat ganun. Yun yun po. Hindi na po si Brother Daniel ang naiimitan dun, ha. Mainitan din kayo dito sa harapan.
Ano po, ayan. No? Now, while Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked within him. Sabi naman, when he saw that the city was given over to idols. Nakita niya yung Pablo. Ba't itong lugar na ito? Punong-puno ng mga pag-diyosan. So nakita niya, gusto kong magpahayag ng salita ng Panginoon dito. Gusto kong ituro ang tama. So yun dapat nakita natin eh. Kung nakita mo, halimbawa, ang barkada mo, puro masama, tulungin ko itong na ito, magbago kami. So yung gano'n yung naisip ni Pablo, nung nakita niya yung syudad na yan, punong-puno ng Diyosan, yung sabi ni Pablo, marami kayong Diyos dito ha, naglalaki yan ha. Diba? Kaya tundin din niya po ito, minakasulto sa hindi kilalang Diyos, to an unknown God. Kaya si Pablo naglagablab yung kanyang puso, gusto niya magturo dun sa Athens. Kaya sabi niya, take heed lest there be in any of you an evil heart of unbelief or a lukewarm heart of indulgence. Sabi doon, mag-ingat kayo, mga kapatid, lest may mga pigilan sa inyo na masamang puso na hindi nananampalataya at umaalis sa buhay ng Panginoong Diyos. Kaya mag-ingat daw po tayo, mga kapatid. Baka meron sa loob ng iglesia. May kapatid ng mali sa pananampalataya. Kaya po, sana po, lahat ng kapatid, ano po, nagdadagablab tayo. Hindi po, my hope is in you. Ang pag-asa po ay nasa iyo. Diba? My hope is built on nothing less. Dapat na ang pag-asa ay nakatindi, nakatayo sa Panginoon lamang. Wala nang iba. Kaya kundikin na natin ang ating mga kasalanan, nagigisan eh. Kaya sabi niya, iligtas mo ako sa lahat ng aking mga pagsarangsang. Iligtas mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Sabi niya, huwag mo akong gawing, sabi niya, katuyaan ng hangal. Hindi po, ang sabi ganda rin sinatangin ng David eh, huwag mo ngayaan ng pagkatuwaan nila ako. Kasi pag tayo Kristiyano, nakakagawa ng mali, anong tingin sa atin? Tignan niyo po, wala naman pala yan. Kristiyano pala yan. Pero ganun din pala ginagawa. See? So tayo din po pagkukutsihan ng mga tao. Kaya sabi ng David, huwag mo ngayaan na gawin nila akong katuyaan. Nung pagkestahan nila ako, huwag. Kaya sinasabi na, iligtas mo ako. Ipakita ko sa kanila na ako ay naligtas mo. Deliver me from all my transgression. To transgress is to backslide. Hindi po, mali sa pananampalataya. To fail, to take heed, to eat is to fall from faith. No? Makalimutan mo na ng maging matatag ka, panghawakan mo ang mga tinuturo ng Panginoon and allow Him to have dominion over us. At inayaan mo ang kasalanan ay maghari sa buhay mo. Tignan niyo po ang binabanggit. Kaya sabi niya po, sin shall not have dominion over you. Dapat ang kasalanan, wala na po paghari sa buhay natin yan. Kristiyano na tayo eh. Di po, ang binabanggit, we are a royal priesthood, a holy nation. Sabi niya, we are called from darkness into light. Kanina yung daily Bible verse natin. Diba? Punditin na natin. Kaya sabi doon, huwag mong hayaan po. For you are not under the law but under grace. We are now under the grace of God. Diba? Therefore, do not let sin reign in your mortal body. Sa katawan po natin, that you should obey it in, no? Huwag niyo po hayaan ng pagnanasa ng mundong ito ay maghari sa ating mga mortal na katawan. Although we may fall, magbagsak tayo, magkakamali tayo, magkakasala tayo, pwede tayong bumangon ulit na kasama ang Diyos. Kaya kung kayo po'y nakalimot na, nag-absent tayo sa pagsamba, huwag na po kayo, bumangon po kayo. Kung ikaw kapatid, tulog ka pa din hanggang ngayon, bumangon ka sa Panginoong Diyos. Gisingin mo ang pananampalataya mo, gisingin mo ang puso mo, hayaan mo puso mo maglagablab. Para nasa gano'y pamuhay mo sa salita ng Panginoon Diyos. Kasi sinasabi niya dito sa akin, na po, hey, but again, he denied me the hope. I do not know the man. Matthew chapter 26, verse 72, dininay nila ni Pedro, hindi ko kilala yung taong yan. So, there are so many Christians today denying Jesus in their life. Hindi ko kilala. As if sinasabi mo, hindi ko kilala yung si Kristo. Pero kung may kailangan ka, kilala ko yan. Diba? Yan ang tao eh. Diba? Pag wala kang kailangan, hindi mo na kakilala eh. Pero kung may kailangan, kilala mo na eh. Sa buhay natin gano'n, diba? Saka, pag may kailangan, kamusta ka, Brad? Kamusta ka, sis? Bilang, pwede ba akong mangiram sa'yo? After na ilang years na hindi ka nakilala? Nakakasalubo ka, hindi ka binabati? Nung may kailangan na, hello po. Sige? Ganyan nangyayari sa atin sa pamuhay natin spiritual sa Panginoon. Kaya to an inheritance, incorruptible, and undefiled, and that does not fade away. Nakareserve na sa atin sa langit. Huwag natin sayangin po. Huwag ninyo, huwag natin, huwag sayangin ng lahat, ng buong kongregasyon, ang nakareserve na ito para sa ating lahat.
Kaya sabi niya, let us build our hope in God. My hope is in you. Ito po, ang ginabanggit doon. Kaya ulitin na natin, manalangin tayo. Hear my prayer, O Lord, and give ear to my cry. Hold not your peace at my tears. Ganda ng panalangin ni David. Yung pagpapak, alam mo yung pagpapakumbaba ni David? No, aminado siya na sobrang kasalanan niya eh. No, David knew that he was committed a terrible sin. Bakit sinabi niya ito, pakinggan mo panalangin ko, Panginoon. Sabi niya doon, tingnan mo, pakinggan mo ang mga pag-iyak ko. Tingnan mo ang mata ko na lumuluha na binabagi doon. Huwag mo hayaan na mawala sa akin ang iyong kapayapaan. Huwag mo hayaan na ang luha ko ay masayang sa pag-iyak ko sa iyo, Panginoon. In the Lord will hear you. And the time we cry to God, He will hear you unless He saw your heart. Makita ni God ang puso mo. If God saw our heart with true repentance like David, He will hear our cry. That's why Jesus, remember this, told us, whatever you ask in my name, it shall be given. There is nothing impossible to God. Walang imposible. Kung ang puso mo talaga po mainit na mainit sa pag-unawa, sa pagpapahayag, sa pamumuhay ng salita ng Panginoon, at ang iyong pag-asa nandito, na atatag sa Panginoon Diyos, take it to your prayer. See that they are the sincere expression of your inmost heart. You see, in sincerity. When we pray to the Lord, makita ng Panginoon Diyos, yung sincerity mo eh. Kung po yung panalangin eh, because you are talking to Him, you are talking to God. The God Almighty who created all things, you are talking to God, with Jesus Christ, our Lord. No, nandun makita mo itong yung sincerity mo, yung makita ng Panginoon yung pagsisisi mo. Naranasan na ba natin lahat yan? Diba, yung talagang, Lord, tulungan mo, patawarin mo kung nagkamali ako. Tulungan mo ko, Panginoon, na malaman ko ang iyong kalooban, malaman ko ang iyong mga tanan. Sa ganun, hindi ko na ito mapalikan. Yung panalangin na ganun. Yung ginanait ng Panginoon, kaya sabi niya, no? And that they are offered in no court and formal manner. Hindi kailangan na yung pag-formalidad ng ganda. Kundi yung lulut ka, punta ka sa kwarto mo, sabi ni Kristo eh. Punta ka sa kwarto mo. Doon ka manalangin. Hindi mo kailangan tumayo sa harapan ng kalsada para manalangin ka. Di ba? Kaya yung binabanggit niya, hindi niyo po. Oh, in the days of His flesh, when He had offered up prayer and supplication, with vehement cries and tears to Him, who was able to save Him from death, and was heard because of His godly fear. Tignan niyo po, when Jesus prayed, parang tubo ang kumatak sa kanyang ulo, sa sobra po niyang panalangin. Ano po, walang kasalanan ng Panginoon eh, pero He was so depressed sa mga nangyayari sa mundo. So, pag tayo'y gumagawa ng kasalanan, the Lord is nalulungkot po eh. Nandun po eh. Pero kung nakita niyo po, we can regain our strength. Pwede tayo po muling lumakas eh. Kapag hinayaan natin ang Panginoon ay manguna sa buhay natin and be in agony, tignan niyo po, He prayed more earnestly. Then His sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Imagine niyo po yung panalangin ni Kristo. Diba? Talagang andun ang panalangin ni Kristo. What? That is the greatest prayer I've ever read in the Bible. Sa personal ko, dakilang panalangin. Aside from Jeremiah, makita mo doon, hindi ka na natin yung panalangin ng Panginoon. Being in agony. Alam niya mangyayari sa kanya eh. He knows what will happen to him. He will be killed. He will be punished. He will be flagged. Yung po yung palalalalati ko yun ng Panginoon. Bubugbugin siya. Alam niya. At ispangin ang higit sa lahat ito eh. Alam niyo, siya iiwanan ng kanyang mga puntol. Kaya in agony, He prayed a lot. And God, narinig po si Kristo. Itako na kasi Kristo. No, Jesus is God. At that moment, Jesus is 100% man. Yung siya'y nananalangin. So, ang ibig ko sabihin dito, maging tao tayo na manalangin sa Panginoon Diyos. Na maririnig niya tayo. And they are all the better of being soaked with tears. Ayan. Sabi niya, iyong dinggin, aking dalangin, o Panginoon, at pakinggan mo ang aking daig. Huwag kang tumahimik sa aking mga luha, sapagkat ako talaga ibang lupa na kasama mo. Makikipamayan na gaya ng lahat ng aking mga magulang
First Thessalonians chapter 3 verse 10. Po. Then, sabi on, night and day pray exceedingly that we may see your faith and perfect what is lacking in your faith. Yan po sa First Thessalonians chapter 3 verse 10. Night and day ang panalangin. Ano ibig sabihin ng night and day? Araw-araw, madalas po ang panalangin. Hindi tuwing kakain lang po ah. Huwag kayong tuwing kakain lang kayo mananalangin. Hindi po. Kung makita kayo, Lord, tulungan mo kung matulungan itong taon to. Lord, tulungan mo kung si brother ganito. Lord, tulungan mo pagpalaan mo kung iglesia namin sa Twinville. Kung mananangin tayo na mananangin. Lord, tulungan mo po yung mga kapatid ko nakakalimot sa pananampalataya. Tulungan mo kung maabot sila. Ganun mga bagay na ganun. Tulungan mo po yung mga pagkata ko na maikayat ko sila sa tama. Hindi po. Imagine niyo po, kasama niyo sa opisina, sa mga kapartado niyo, kasama niyo araw-araw, hindi man lang niyo na share ang word of God. Diba? Tignan niyo po, tapos nakikitawanan pa kayo sa kalokohan, mga ganun bagay, yun ang nangyayari eh. Kaya sa buhay natin po, dapat po yung kung ang pag-asa mo, if your hope is in Jesus, you will let God to allow Him in your life, sa kanyang mga daan, sa kanyang mga matulit na pananalita, ito ang ipamumuhay mo sa buhay natin. Kaya po, my home is in you. Ayan po, my ways, my mouth, my heart, my transgression, my prayer. Then dapat po ang pag-asa natin sa Panginoon Diyos. Kaya sa umamin ito, sa ating natutunan, God is going to be our hope until we are willing to do the same as David. Psalm 39. Prior to Psalm 39, Psalm 38. Read Psalm 38. Maunawaan mo kung bakit Psalm 39 ganun. At po tayo lahat, manalangin mo kasalamat kay God. Let's go. Panginoon, dakila sa lahat, maraming pong salamat sa mga araw na ito. Tunay, Ama. Pag-asang buhay na binigay mo sa aming lahat. Kung minsan, ito po ay nawawala sa buhay namin, kaya patawarin mo kami na tulad po ng panalangin ni David sa mundong ito. Sobra po ang kasakiman, sobra po ang kasalanan, sobra po ang kaguluhan na nangyayari at narito po, napapaributan kami nito, Ama. Kaya tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na ilagak ang pag-asa namin sa iyo lamang. At sa paglagak namin ng pag-asa namin sa iyo, Panginoon Diyos, ituro mo sa amin ang iyong mga daan. Ituro mo sa amin lagi ang iyong mga aral. Ipaalala sa amin to ng Banal na Espiritu. Labis kami nagpapasalamat sa aming Panginoong Jesus sapagkat sa pamamagitan ni Cristo na ito namin that we were able to give to you all the praises and glory. And thank you so much for our Jesus. Because of Him, our hope was built to you, O God. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray and ask this. Amen.